Huwag kayong bias sa pagbabalita nyo, lalo't alam nyong nakakasira kayo ng imahe at pagkatao ng isang Pilipino. Hindi man diretsa ang pinangalanan, ngunit tila sapul sa naging patama ni Vice President Sara Duterte ang barikang journalist na si Anthony Taberna na tila naging daan para ihayag ng First Lady na si Liza Araneta Marcos ang demonic kasinungalingan nito patungkol sa tunay na estado nila ng relasyon nito kay Vice President Sara Duterte. Kahit alam raw ni Katunyay na maaaring makasira sa imahe ng Vice President at muling magkalamat ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos, tila inilabas pa rin raw ito ng political commentator / broadcaster na si Katunyay na tila ilan sa mga netizen ang na-turn off sa kanya. Marami ang nagsasabi na tila gagawin raw talaga ito ni Anthony Taberna dahil di umunay bataan raw siya ng unang ginang. Ilan pa nga sa kanila ang nagkomento na dapat raw ay i-post ito sa page mismo ng former ABS-CBN reporter para makita niya ang di umunay mensahe ng Vice Presidente patungkol sa mga dapat na ugali ng isang journalist. Gayunpaman, para kay Vice President Sara Duterte, huwag raw gagaya ang mga future journalists sa mga demonic bias at bayarang media na hindi raw inaalintana ang paninira sa kapwa para malagyan ang kanilang bulsa. Panoorin ng full video na umari ng samot-saring reaksyon matapos ang demonic pagpapatama ni VP Sara sa mga journalists na demonic sumapul kay Anthony Taberna. Sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko napahabain yung aking speech. Gusto ko lang paalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo, and I wish you all good luck in the competition, and we all want to see you as award-winning journalists in the future, not just for national awards, but of course for international awards. Ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko napahabain yung aking speech. Gusto ko lang paalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo, and I wish you all good luck in the competition, and we all want to see you as award-winning journalists in the future, not just for national awards, but of course for international awards. Alam niyo guys, dito sa Pilipinas, sobrang nagamit lang ang social media ng 2022 election. Prior to that, hindi pa ganda masyado. Pero nandiyan na si King King Pinoy, nandiyan na si Lamisas, si Atty. Trixie, oh, si Mocha, si Balatbay. Sila yung mga namayagpag ng panahon ni PRD.
And definitely, alam ko meron din naman sa side nila yung Robredo. Eh, hindi ko lang sila masyadong kilala. Nung pumasok ang 2022 election, campaign season pa lang, ang dami nang naglabasan na political vlogger. Magkaiba po ang political vlogging sa political content creation. Siguro masasabi ko, when it comes to political vlogging, mas marami yung opinion nyo about sa issue than mag-stick ka sa facts and i-discuss mo yung facts. Nakakatuwa kasi nag-grow ang political vlogging dito sa Pilipinas or political content creation. Unfortunately, mas marami pa po ang mga content creator, maybe a vlogger or content creator, ang nababayaran. Even ang time po na nagka-campaign pa sa BBL, marami na po kaming alam na binabayaran. Nag-circulate po yan sa loob ng community ng political vlogging. At hindi ko kailangan in-drop yung name, sino mga bayarin-bayaran, and so on and so on. Mapapansin niyo naman po yan. Plus the fact na hindi naman ako, wala naman akong personal knowledge doon. Na ikikwento lang, nababanggit lang. Yung mga tao po na nagpo-political vlogging, karamihan po dyan, kung maririnig niyo mga sinasabi nila, puro paninira. Okay, maybe Duterte or maybe tawag dito, maybe BBM, yung mga topic, pero karamihan po sa kanila, ay mga bayan. Marami na kaming alam. Diba? Marami na rin mga nag-offer sa amin, pero hindi nila kami kaya. Hindi po kasi kami kaya bayaran, dahil hindi po kami tumatanggap ng bayan. Na totoo lang kung mapapansin nyo, the more na walang iya ang vlogger, the more na papansin niya ng politiko. Tapos ang gagawin nila, babayaran nila yung mga yan. To continue pagiging walang iya. Ang hindi nare-realize nito mga to, yung mga politiko na nagbabayad sa inyo, pag kayo hinabla, wala silang sagutin sa inyo. To top that, binenta nyo na yung dignidad nyo. Binenta nyo pa yung pagkatao nyo. Sa demonyo. Imagine nyo para sa pera. Para mukbang lang yun guys, food mukbang. Diba? So, may iba bang mukbang. Recently lang, diba? May namatay. For the content. Kahit mamatay, kahit alam mo ikaw mamatay mo, magko-content ka. Kahit alam mong bawal sa'yo, iko-content. Same goes sa pagpo-political vlogging ng mga bayarang vlogger. Wala na ako isisingil ako dito. Imagine nyo, no? Noong panahon ng campaign season ni nila BBM, sabi ng mga matatanda, kaya tayo nakikilala. Kasi mas gusto na lang nilang pakinggan tayo para over sa mga nasa news outlet. Kasi yun, alam nila bayad yung mga yun. Diba? They have to create news to sell the news. While tayo, sa mga nagpo-political content creator, no? Tayo na yung pinapanood nila kasi wala naman nagbabayad sa atin. Purely, we're just giving out, you know, our opinion. Dinidiscuss natin yung mga bagay-bagay. Diba? Unfortunately, we feel these people eh, na nanonood sa atin eh. Kasi wala tayong pinagkaiba dun sa mga inaayawan nila eh. Alam mo kung anong worst? Mas malala pa ang mga content creator para sa mga nagbabalita. Tama nga naman. Yung mga nagbabalita, maraming taong dinadaanan yan before nila nire-release yung binabalita nila. Samantalang yung mga political vlogger na binabayaran, easy peasy, napakadaling manira. Diba? Pero pag tinanong mo yung mga issues na binabato nila, kahit sila, wala silang mapatunayan sa mga sinasabi nila. So ngayon, ang political vlogging, eh hindi na para educate natin mga kababayan natin. Karamihan, ginagawa ng atakto. And they're very proud na sabihin na sila ay mga vloggers. Diba? Mas mabaho pa mga political vloggers sa ibang niche na gumagawa ng kababuyan. Diba? Kasi kita-kita mo yung pagsisinungaling, kitang-kita mo yung pagkakalat ng maling impormasyon. And yet, kaya nilang panindigan at tindigan yung mga basurang nilalabas nila na pinapaniwala nila sa mga tao. Kaya minsan hindi mo rin may iwasan eh. Na sagutin. Ako personally, I don't like my pagbardagulan. I'm not here for that. Pero I want to talk about the issue, pag-usapan natin, let's learn something about that. Sa isa't isa. Pero kung makikipagbardagulan ka, tapos mag-add home ka lang at liin, abay, siguraduhin mong may pera ka. Diba? Kasi hindi mo rin alam kung ano yung capacity ng kabardagulan mo. I'm not saying ako yun. Diba? Hindi naman public official yung kabardagulan mo. Lalo na pag in-add home mo na. Gagawa ka na ng mga katarantaduhan. May mga batas na pwede kang, you know, ma-violate.
like data privacy, cyber libel, unjust vexation, di ba? Kaya, nakalungkot na para lang panoorin ka ng mga tao, gagawa ka ng kwento na punong-punong ng kasinungalingan. Yan yung sinasabi ni Bibi Sara. It's nice na dumadami, lumalaki ang number of political content creator, pero dumadami rin ang number ng political content creator na nag-spread out ng basura. Diba? Itong mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte sa mga future journalist, ito ay napansin ko is very important. Bakit ito mahalaga? Dahil ang pamamahayag sa katotohanan ay isa yun sa mga dahilan kung bakit nagkagulo ang ating bansa. Merong mga mainstream media, merong mga journalist na hindi nag-iisip sa kanilang inilabas, sa kanilang mga balita, sa kanilang mensahe o sa kanilang article. To the point na kumakalat ngayon ang mga peking balita. At ang mga peking balita na ito, ha, ito yung dahilan kung bakit nag-away-away na ang mga taong bayan. Ang paninira ng isang tao through using the social media, mainstream media, o kung journalist ka man, ay hindi ito magandang idinudulot sa ating community. Okay? Isang victim dito, ha? Isang biktima dito ang mga Duterte. Si Bibi Sara, sinisiraan siya sa kanyang confidential funds at marami pang iba. Si former President Duterte, kahit ang dami niya nang nagawa dito sa ating bansa nung siya ay presidente, pero hindi naging maganda ang pagbabalita ng mga ilan sa ating mga mainstream media dahil sa kanilang mga iba ring vested interest. Ang ating Pangulong Duterte dati ay ini-implement lamang po ang batas. Like for example, sa nangyari natin sa ABS-CBN. Ang daming violation ng ABS-CBN. At dahil doon, ang Kongreso pina-implement yung batas sa mga violations ng ABS-CBN. Anong ginagawa ng ABS-CBN? O, gumaganti sila, ha? By exposing false information patungkol po sa ating presidente dati. So, itong panawagan po ni Bibi Sara sa mga future journalists, alam kong hindi lang ito para sa future journalists, kundi pinatatamaan ni Bibi Sara ang lahat ng mga irresponsibleng media, irresponsibleng mga journalists, at mga irresponsibleng mga bloggers. Lahat na, na gumagamit ng social media, TV, lahat. Basta you are giving false information sa publiko, ha? Nagre-remind si Bibi Sara, huwag niyong gawin yan. Never assume and don't lie sa inyong mga trabaho. Okay? So pakinggan natin ang mensahe ni Bibi Sara. Ito, very powerful statement ito. Ating Pangulong Bongbong Marcos never had a chance to speak out about this topic. Bakit ba, Mr. President? Siguro, kasi tiklop na ang bibig ng mga mainstream media ngayon sa mga pinanggagawa mo. Diba? Ayan. Nagtatanong lang po kami. Okay? O, pasok. Sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko napahabain yung aking speech. Gusto ko lang maalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Correct. Ha? Tama itong sinabi ni Bibi Sara. Ipag-differentiate yung assumption at saka yung opinion ninyo. Kaya nga, kung matatandaan nyo, every time magbablog ako, ha? Sinasabi ko kaagad sa inyo, ha? Let me remind you, ito, opinion ko ito. Diba? Kasi, ang taong bayan po, meron tayong tinatawag na freedom of expression. Pero kung ikaw journalista ka, kung ikaw mainstream media reporter, news anchor ka, may responsibilidad ka. Kahit vlogger nga, may responsibilidad ka. Kung magbabalita ka, ha? Dapat may facts na nakasupport yan sa mga pinagsasabi mo. Iba kasi yung opinion eh. Yung opinion mo, pananaw mo sa isang sitwasyon, sa isang balita. Yun ang kaibahan ha, yun ay opinion. So, kung ikaw, never assume, sabi ni Bibi Sara, and do not lie. Kung ikaw po ay isang journalista na gusto kang
magpahayag ng balita. Okay? So never assume. At dapat ang pinaka-importante, hindi ka maggawa-gawa ng istorya. Especially if ang topic mo, ang balita mo patungkol po sa isang tao. Kasi ang paninira po ng isang tao ay hindi maganda. Itong mga Duterte, bakit yan nasabi ni VP Sara? Bakit yan mahalaga ito sa mga... Bakit pinagdiinan ng pansin ito ni VP Sara? Kasi mga politicians ngayon, especially dyan sa Kongreso, ang dami-daming mga gumagawa ng ganyan. Ginagamit ang media para sirain ang kanilang kalaban. Pero, sad to say, hindi na maniniwala ang taong bayan. Look at what happened to Trillanes. Sampa ng kaso sa mga Duterte, hindi naman siya nagtagumpay. Ngayon may panibago na naman siyang isinampa. Tingnan nyo sa mga comment section sa mainstream media at saka sa social media. Hindi na maniniwala kay Trillanes. Ayaw na siyang paniwalaan. Okay? Kasi sira na ang reputasyon. Di ba? So, bilang isang Vice President, si VP Sara, nagre-remind po sa ating mga journalist na bago kayo mag-post, bago kayo i-ere ang isang impormasyon, sisiguraduhin nyo na lahat yun ay tama, hindi kayo nagsisinungaling. Dahil kapag isang incident na ikaw ay nalaman, natuklasan, na ikaw ay nagsisinungaling, nagawa-gawa ka ng storya, giba na ang reputasyon mo. Masisira ka talaga. Ibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin. Example dito ha, Mike Abe. Do not circulate, Mike Abe. Do not post or circulate something na wala kang katibayan. Ano yung bagay na inilabas sa kanyang vlog itong si Mike Abe? Sabi niya, siya yung nagpapakalat sa secret agreement. Di ba? Pinakalat yan ni Mike Abe na merong secret agreement raw itong si Duterte at itong China. Ito yung example. Itong si Mike Abe ha, kung matatandaan natin, itong si Mike Abe, batikang broadcaster na ito. Matagal na ito sa industry ng pagbabalita. Pero, pumapatol pa rin. Ha? Tumpak na tumpak itong sinabi ni VP Sara. Ha? Natamaan si Mike Abe sa sinabi nitong si VP Sara. Never circulate information kung sa tingin mong wala kang ebidensya. Ha? Oh. Pakinggan ulit. Or post or at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post. Never print ha, para ito sa mga journalist. Never post. Oh, sa mga artikulo dyan. Or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain. Ano ka na ngayon, Mike Abe? Ha? Walang secret agreement, pero still, nililinlang mo ang inyong mga viewers. Imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Correct. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition. And we all want to see you as award-winning journalists in the future. Not just for national awards, but of course, for international awards. Sa ating... Ayan ha. Importanteng-importante itong sinabi ni VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Study shows, no? Meron akong napakinggang vlogger na ika-111 raw tayo na pinakamababang IQ ang mga Pilipino. Masakit yun, di ba? Masakit yun. Pero the reason why, bakit ang baba ng rank natin when it comes to IQ raw ha, sa buong bansa, ika-111 tayo. Alam nyo, ang mga Pilipino po ay mga matatalino. Ang mga Pilipino po has good IQ. Pero, bakit ika-111 tayo when it comes to IQ? Sabi ng isang vlogger, which is I agree, ha, sa mga kanyang explanation, ang dahilan po dito sa mga nakikita natin araw-araw sa TV, sa social media.
Isa na dito yung mainstream media. Ano ba ang ifinifeed ng mainstream media ngayon? Diba? Ang babaw? Kaya nga, mababaw ang pag-iisip ng mga Pilipino kasi ang babaw rin ng kanilang mga palabas. Oh. For example, sa mga movies na ipinapakita ng mainstream media, kung titingnan mo ang mga palabas ng ibang bansa, grabe. Meron silang mga drama series na kung manood ka, eh talagang yung critical thinking mo, mapapatrabaho mo talaga. Diba? Tingnan nyo, yung mga palabas nila, unique and talagang mapapa-analyze ka sa movie. Pero look at, ano, i-compare mo dito sa mga palabas ng ating mainstream media dito. Wala. Ano yung mga palaging mga istorya ng mga palabas dito? Ng Mama Rites, yung istorya na may kabit yung ano, yung asawa, ganun. Ang babaw ng mga istorya. Yung mga palabas ni Coco Martin, nagsusuntukan doon sa palengke, ganun. Yung mainstream media, pinifeed tayo ng mga mababaw na pag-iisip na mga istorya. Sa mga journalist rin, no? Kung mapapansin mo rin sa mga mainstream media, sa mga balita, tanong ng tanong sa mga government officials, fueling the fire sa away, tingnan nyo, tanong ng tanong itong mainstream media sa away dito ni Cayetano at ni itong si Cayetano at si Binay. Ang pinagtuunan ng pansin ng mainstream media ay yung away ni Cayetano at ni Binay. Hindi na napagtuunan ng pansin ng mainstream media ang totoong isyo na kay sobrang laki ng new Senate building that worth 21 to 23 billion. Pero anong tinututukan ng mga mainstream media? Ang away ni Binay at ni Cayetano. Yun ang ifinifeed nila sa taong bayan. Kaya mababa ang IQ ng Pilipino sa ranking sa buong Asia. Ang Singapore at Japan, number 1, rank 2, rank 1 sila. Ganyan. Sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko napahabain yung aking speech. Gusto ko lang paalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. O yun, alam nyo na. Alam nyo na. So yung mga asumera. Yung mga asumera dyan. Buhay pa ba yung mga asumera? Yung mga asumera dyan, wag daw kayo nag-a-assume, ha? Iba yung opinion ninyo. Ibig sabihin kasi ng opinion nyo lang yan. Ibig sabihin, it doesn't mean it is the truth. Do not assume that it is the truth. Okay? Ayan lang ay assumption. Ibig sabihin, hindi porket binati-bati ka, o di kaya nakipag-usap sa'yo, nakipag-chat sa'yo, jowa mo na. Kasi mga asumera, ganun. Eh, diba? Feeling ka agad, jowa na nila. Totoo, ha? Tapos si, yan yung sinasabi ni BP Sara Duterte, Sabi nga ni BP Sara Duterte, wag mag-a-assume, ha? Hindi ibig sabihin ng opinion ninyo, ayun na yung katotohanan. Kasi alam mo, sa mundo na ito, grabe ho ang ang mga journalist nun, at saka mga media nun, kung papansinin ninyo, very objective, ika nga. Ha? Pero ngayon, itong mga media ngayon, nung nagkaroon ng Twitter, naging na sila, medyo opinionated na sila. Hindi kasi maganda yun, kung ikaw ay nag-news anchor, unless yung format ng iyong programa ay katulad ng programa namin na it's all about opinion. Kung gano'n, walang problema. Pero kasi yung mga nakikita natin sa news ngayon na supposedly, sila po ay naghahatid ng balita, iba? Iba na ngayon? Puro na ho sila mga bias at alam naman natin, marami ho sa kanila, may retainers. Alam niyo yung retainers? Yung nilalagay sa ngipin? Eto, nilalagay sa bulsa. Kaya na lang, nung panahon nila yung Pangulong Duterte, 6 na taon silang may retainers. Tapos ngayon, naku po, mas matindi kay Tamba. Si Tamba talagang malupit magpa-retainers yun. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe
ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam nyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition, and we all want to see you as award-winning journalists in the future, not just for national awards, but of course for international awards.